Walang mas hihigit pa ang karangalan kaysa sa pagtangkilik ninyo sa mga sinusulat naming kanta. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat para sa milyon-milyong views at streams sa YouTube, Facebook, Apple Music at Spotify ng bago kong kantang Paubaya. Pero ang pinaka-pinasasalamatan ko po ay ang pagtiwala ninyo sa akin. Nababasa ko po lahat ng posts ninyo sharing your own Paubaya stories. Para siyang nagkwento ako kay Moira ng story namin, tapos nilapatan niya ng musika. Tulad ng kwento ni Pauline Valdueza na nagpaubaya sa kanyang minamahal. Nakaka-inspire ang lakas ng babaeng to. At ito ngayon, alamin natin ang kalagayan ng kanyang puso. Nagkakilala kami through dating app. Siguro mga for 7 months kaming nag-usap. Yung 3 months doon is yung ligawan part na pinakilala ko siya sa family ko. Tapos after 3 days, April 8, sinagot ko na siya, naging kami na officially. Tapos pagdating siguro ng July, I decided to tell him na mag-a-abroad ako. Tapos mga October 1st, hindi na siya ganun nagpaparamdam, wala ng chat, madalang na lang yung tawag. Tapos tinanong ko kung ano yung problema namin. Hanggang sa sabi niya, ayaw niya na. Kasi hindi niya raw kayang maghintay ng 2 taon kapag kaumalis ako. Sabi ko, may iba ba? Sumagot na siya ng oo. Tapos sabi ko, masaya ka ba sa kanya? Sabi niya, masaya naman daw po siya. Kung masaya ka naman talaga sa kanya, kung mas mamahalin ka niya, bukod dun sa naibibigay ko sa'yo, bibigay na kita sa kanya, palalayain na kita. Tapos siguro, sabi ko, ito na siguro yung time para ibigay na sa kanila yung ipaubaya na siya talaga. And ipaubaya na rin kay God kung ano man yung mga pinagdaanan namin. At ngayon mga kapamilya, dito sa ASAP natin to, sa pinakaunang pagkakataong makanta on live television, ang awiting inaalay ko hindi lang para kay Pauline, kundi para sa lahat ng taong nagmahal ng totoo, pero piniling magpalaya, magpatawad, at magpaubaya.